Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na bumabalo sa mundo na? Kababalaban! Hello mga langga, magandang araw at gabi sa inyong lahat. Eto na po ang ikalawang bahagi ng kwento ni Miss Capis tungkol sa kanyang kaibigan na si Tart. Umpisa na po natin ng kwentuhan. Hi mga palangga ko sa channel na ito. Ito na po ang karugtong ng kwento ko about kay Tart. Awang-awa talaga ako nun sa sitwasyon ni Tart dahil ramdam ko talaga yung disgusto niya sa mangyayari sa kanya. Lumipas ang 2 linggo. Hindi na pumapasok si Tart sa eskwelahan namin. Kaya nagtataka ako at nag-aalala na rin. Nagplano ako na pagkatapos na klase namin sa hapon ay pupuntahan ko siya sa kanilang bahay. Pumunta ako sa bahay nila Tart at ako lang mag-isa. Natatandaan ko naman kasi kung saan ang bahay nila. Pagdating ko sa bahay nila, siguro mga bandang alas 5 na yon ng hapon. Tama naman na nasa bakuran ng bahay nila noon si Tart. Kaya dali-dali na akong pumunta sa kanya, sabay sabi. Uy, Tart, ilang araw ka na hindi pumapasok ka? Sagot agad nito sa akin. Bakit ka andito? Di ba sinabi ko naman sa'yo, delikado dito. Sabi ko naman, nag-aalala kasi ako sa'yo, Tart, kaya pinuntahan na kita. Ang sabi pa, teka, nasan ang nanay mo? Hindi na siya nakasagot at may narinig na kaming umuungol sa loob ng bahay nila Tart na para bang nahihirapan itong huminga. Agad naman ako nagsabi na ano yun. Sagot naman niya sa akin, hayaan mo na, si nanay yun. Lumipas ang ilang minuto ay nasa labas na yung nanay nito at nakangiti sa akin. Nagsabi, uy, iha! Andito ka pala ulit. Dito ka na maghahapunan o di kayo matutulog? Sabi ko naman, wag na po, Nay. Pero nagulat talaga ako sa reaksyon ni Tart dahil agad itong nagsabi sa nanay niya, oo, dito siya matutulog mamaya. Ako naman ay naguguluhan. Sabi ko na lang na, sige, tatawagan ko na lang sila mama at magpapaalam. Total naman, bukas walang pasok dahil Sabado. At yun nga ang ginawa ko. Tumawag ako sa mama ko at ipinalam ko sa kanya. Sumapit ang oras ng hapunan. Sabi sa akin ni Tart na mauna na daw kaming kumain at sardinas daw ang ulam. Pero ang nanay nito ay nagsabi, Tart, may ulam ako doon na adobo. Bakit ayaw niyong kainin? Hindi ito sinagot ni Tart. At nang matutulog na kami, nasa kwarto na kami ni Tart, agad kami nag-usap gamit ang cellphone. Ang sabi niya sa akin, Tart, kaya ako pumayag na dito ka matulog para masaksihan at makita mo mamaya, para maniwala ka na hindi tayo pwedeng mag-usap kasi maririnig niya tayo. Ang sabi pa niya. Hinintay namin ang pagsapit ng alas 12 at magpapalit daw ng anyo ang nanay niya. At nang tumuntong na ang alas 12 ay nagiba ang ambience at pakiramdam ko. Sabi ni Tart, halika Tart. Dahan-dahan kaming naglakad papunta sa kinaroroonan ng nanay ni Tart at sumilip kami sa maliit na awang ng pintuan. Nang nakasilip na kami, ang sabi ni Tart, hayaan mo lang, hindi niya tayo mapapansin. Agad akong nagulat dahil ang nanay ni Tart ay naghubad, as in talagang walang saplot. Tumayo ito at may kinuha siya sa kanyang altar na nasa bote na maliit. At yun ay ang lana o langis. Maya-maya pa ay lumuho dito at nagbahid ng langis sa katawan. Habang may inuusal ito na hindi namin maintindihan. Halos di ko na maigalaw noon ang aking katawan dahil sa takot.
Agad akong sininyasan ni Tart na huminahon habang nakasilip kami ni Tart sa nanay niya. Ang nanay nito ay para bang nasasaktan dahil ang naririnig mo ay para itong umiiyak. Ngunit maya-maya pa ay dahan-dahang naputol ang kalahati ng katawan ng nanay ni Tart. At agad naman itong tinubuan ng pakpak na malaki. Nakatulala lang ako noon. Nang matapos na ang nanay ni Tart, ay bigla na lang itong nawala sa paningin ko. Sabi ni Tart na nakaalis na ang nanay niya. Kaya agad na kaming kumaripas ng takbo papunta sa kwarto ni Tart. Nung nasa kwarto na kami, ang sabi ni Tart sa akin, "Oh, ano? Naniniwala ka na sa akin, Tart?" Sabi pa nito. "Kaya kita pinatulog dito para maniwala ka sa akin, Tart. Ayoko nang ganyan ako," ang sabi pa niya sa akin. Ang sabi ko naman, "Saan siya dumaan, Tart? Kasi kumurap lang ako, tapos bigla na siyang nawala sa paningin ko. Yung kalahati na lang ng katawan ang nakita ko." Sagot naman ito sa akin, "Sa itaas ng bumunga ng bahay namin, may malaking butas dun na dinadaanan niya." Sabi pa niya sa akin, "Tart, kahit anong mangyari, huwag mo talaga itong ipagsasabi kahit sa pamilya mo." Napa-oo naman ako agad sa kanya at hindi na rin kami nakatulog noon. At nung mga bandang alas 3 ng madaling araw, ay naramdaman na lang namin na dumating na ang nanay niya dahil sa malakas na kalampag sa loob ng kwarto nito. Pagkatapos ay bumukas ang pinto at naramdaman pa namin na papalapit ang lakad nito sa bandang kwarto ni Tart. Agad naman si Tart ang nagwika, "Nay, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Huwag kang kaibigan ko." Nakinig naman ito kay Tart at maya-maya pa ay hindi na rin namin nararamdaman ang presensya niya. Kinaumagahan ay maaga ako inihatid ni Tart sa labasan. Hindi ko na nakita ang nanay nito. Napag-usapan namin ni Tart na huwag na ako babalik sa bahay nila. Sa eskwelahan na lang daw kami magkita. Umuwi ako noon sa bahay na ang isip ko ay na kay Tart. "Mga palangga, alam ko bitin na naman kayo, pero may karugtong pa ito. Tulad nga ng sabi ko, mahaba po itong story na ito. Muli, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa mga kwento sa channel na ito ni Palangga. Ingat po tayo palagi at naway matapos na ang problema ang ating kinakaharap dala ng COVID-19. Keep safe always mga palangga at God bless sa ating lahat."